Hello guys! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning po sa inyong lahat guys. Ngayon ay araw ng... What? Bakit ako tumitingin? Sabi ko, Friday? Yung pala July ang calendar na nakaharap sa akin. Friday supposedly. Super busy ako. So today guys is Wednesday. So araw na po ng Wednesday ngayon. Ilang tulog na lang. End of the month na. Kaya July. I remember guys, buwan ng Hulyo. Eh sobra ang init dito sa Dubai, di ba? Yan yung naalala ko na super init talaga dito sa Dubai kapag July. Although, teka lang. Pero guys, today, ang pag-uusapan po natin is I'm going to explain po guys sa lahat po ng mga viewers ko. I think this is, ano po, perfect po to sa lahat po ng mga kababayan natin na medyo nalilito, okay, of how you guys will get a visit visa, ano yung mga disadvantage and advantage, ano yung documents, ano yung mga preparation na kailangan iwasan, or I mean, kailangan i-prepare, I mean, ano yung mga sitwasyon na kung saan sasabihin mo na ay wag na lang ituloy kasi alanganin, or yung reasons na maaari kang ma-offload. Kaya yun yung pag-uusapan natin today. But for the meantime, isishare ko lang muna siya sa mga pages ko. Kaya guys, if you have questions, please don't be shy. Write down in the comment box below. Hello kay Ate Eva, to Christopher Antonio. Good morning! Ayun, so... Actually guys, I am taking advantage of the Facebook Live kasi mas madali siyang i-share. I think, especially in the Philippines, no? If my video kasi is from YouTube, hindi po lahat nakakapanood. But in Facebook kasi I think madali siya, di ba? Parang napapasa. Kumbaga, napi-play ang Facebook video kahit naka-data ka lang. Tama ba ako? Yun, so kaya yan yung pag-uusapan po natin guys, napakarami po pong mga messages. Nagtatanong sa akin, kuya, anong kailangan kong gawin? My first cousin ako dyan, gusto niya akong papuntahin, ano yung mga documents, anong kailangan kong iwasan, anong paano hindi ma-upload, etc., etc. So, yun yung pag-uusapan po natin ngayon, isishare lang po natin ngayon. Hello kay Chichay! And also guys, I will also be going to update you po with the travel updates later. Yan po yung dahilan kung bakit tayo nag-Facebook Live dito sa trabaho ko. And that's me again! If you guys has a chance to visit po yung shop namin, yung showroom namin, or yung office namin dito sa Satwa branch, meron kami naka-play lagi dyan ng mga vlogs ko. Kaya yon. Okay, wait lang. One more page. And that's it. Okay, so simulan na po natin guys. Maraming salamat sa inyong paghintay kasi I need to share that in some of my pages para po yung mga likers ko rin doon ay makasunod po. So ngayon, I would like to say hello kay Rending Balanuyos. So Juni, pabati naman sa aking kapatid na si Jason Balanuyos. Birthday, Myanmar's po. Bukas, June 29 in Bicol, Sorsogon City. And happy fiesta po sa lahat ng mga Sorsoganon. Thank you! Wow, nakakamiss na mo ng fiesta sa Philippines. Ako, what I like about fiesta in the Philippines, para sa nagiging instant family reunion ng pamilya nyo, di ba? Na kahit yung mga taga-bundok mong kamag-anak, pumupunta sa bahay nyo and stay there for 3 days. Nangyari sa amin yon. So, yun yung kagandahan ng fiesta. But then, unfortunately, ang hindi naman kagandahan sa fiesta, bakit ba napunta ako sa fiesta? Ng fiesta sa Pilipinas is, lahat yata talaga ng nakaka-high blood na pagkain is available. Okay, hello kay John Gabriel Besa. Kuya Johnny, bumalik na daw po ang 3 months visa ng Dubai? The answer guys is no. Yung 3 months visa na ordinary visa ng Dubai dati, eh hindi po rin po siya available for Filipinos. Although, dito po sa MPQ Tourism, we are offering a special leisure visa, which is also a 90 days visa from Dubai. Ang difference lang po is, mahal po ito because this is like parang pang private na ano siya, na visa. Pero this is available po para sa lahat ng mga gusto pong mag-avail ng 90 days visa na Dubai ha, from MPQ Tourism. You know, the advantage of this guys, although medyo mahal siya, right now the market price is 2,000, pero I can give you discount of course. Ang advantage lang nito is it can be approved within the day. Okay, it can be approved within the day. And then si Carla Francesca is sending me message, allowed po ba ang 90 days tourist visa? I'll get back to you Francesca, I don't know if you're watching.
And sabi ni Nathaniel, Natalie, Enzo, Mercurio, Sir Junie, anong agency na legit para applying for work? Thank you. If you're asking me about Philippines, wala akong idea. I mean, I've been sharing other, look at this, other parang links dati, parang list of manpower, parang employment agency in the Philippines, but I haven't personally experienced kasi talaga yung service nila. So, wala akong highly recommended. Let's get a call. And Peke Teresa, good morning. Sige po. So, pwede pa lang or... Hello, sir? Alam niyo ba yung Jollibee dito, sir? This is MPQ Tourism. You're looking for? Opo, sa may Iranian Hospital. Ano, MPQ Tourism ba? Travel agency. Opo, sabi na, kung galing kayong Iranian, okay. Alright, sabi po ni Chichay Onar, ano? Oniralse. Kuya, magkano po ang pag-exit sa Armenia for 3 months? Okay. Ganito guys, no, on average, sinasabi po namin that yung exiters po natin kasi is maraming ano to eh, maraming classifications kasi depende sa visa na i-avail mo. Pero if you are female, 30 years old and below, okay, ang package po natin dyan is, am I correct? Is 3,000? Wait lang, papagalitan ako neto. I think so, yeah, that's 3,000. And then, that's for leisure visa. Kapag this is binibigay namin to sa mga female na 30 years old and below. Okay, ganito na lang guys. That's actually a very complicated question, Chichay, no? Pero ganito na lang, i-explain ko na lang. And then, ano ba yung packages namin for Armenia? If you wanted to go to Armenia for an exit, ang package na binibigay po namin on average is 1,700. Okay? Pero minsan depende yan sa date. That's why guys, if you are really interested to know about exiting to Armenia with 1 month visa, send me a message and then indicate nyo po yung inyong travel date. So I have to check yung plane ticket rate kung pasok po siya doon o hindi. Because although may mga times kasi na hindi talaga, but most of the time kasi okay yung 1,700. But sometimes you also have 2,500. Ito po yung ano siya, with 90 days visa from Sharjah. Pero po, ang pwede lang dito is yung mga male, 19 years old and above, but less than 60 years old. For female naman, this is for 31 years old female, but less than 60 years old. Okay, malinaw po yun. But for those who are females, na tawag nito na less than 30 years old, or 30 years old and below, okay, and more than 60 years old, ang binibigay po namin is 3,000 ba talaga? Yeah, it's 3,000. Yun guys, kasi po, as per our experience, kapag nasa ganong category kasi yung age mo, perfect po that you will going to avail the leisure visa, yung special visa ng 90 days from Dubai, dahil mabilis po ang kanilang processing. Because if we will process you po dun sa ordinary na Sharjah visa na exit, eh minsan po hindi namin alam kung bakit ang tagal-tagal ng approval sila. Sometimes it can reach from 4 days to 8 days minsan. So, yan actually ang big difference of Dubai visa application kaysa sa Sharjah visa. Sa Dubai visa kasi nakikita namin mismo no yung stages of application. Because sa EDNRD na system ng Dubai visa, nakikita kasi namin yung submitted na ba siya, for approval na siya ng committee, or approved by committee, yung tipong ganoon. But unfortunately, or I don't know if this is applicable to all travel agencies, but as of now, yung update lang na binibigay sa amin if it's for Sharjah visa is just under process. Yun lang. So, napakahirap, okay? And another FYI guys sa lahat, no? Please guys, hindi po hawak ng travel agency or travel agent ang approval po ng inyong visa applications. What's important is, kailangan na i-apply niya at na-process. Yun lang po. Okay? Kasi po, that's why ako personally, if some of the customers asking me if kailan to ma-approve, I cannot tell. I can just give you based on experience, na based on our experience, na most of yung mga visas na ganitong category is na-approve more or less na sa ganitong araw. Okay, and hello kay Cheryl Ann Sumalinog Lau. Sabi naman ni Mark Santiago na wala na po ang pag-exit sa Kish, Iran. Yes, Mark! Hindi ka na-updated. It's very long time na we are not allowed to exit na po sa
sa Kish, Iran. So yung countries or places na pwede lang tayo mag-exit is of course Oman, still there. Armenia is the new place and the best place to exit. And of course, Colombo or any country actually, guys, that doesn't requires a visa for Filipinos, eh pwede po tayo mag-exit. And of course, Philippines, di ba? Okay, sabi po ni Yahida Nanding, Sir Johnny, gusto ko pong mag-apply dyan sa Dubai pero nagbabakasyon po ako sa July kasi dito po ako sa Saudi. So paano po ako mag-apply sa visit visa? Pwede po pa-help niyo ako at magkano po ang expenses? Okay, Nanding, if you are from Saudi, it's very easy for you to transfer here in UAE because all you need is just a visa and the ticket. Pero if you say na uwi ka ng Pilipinas pa, medyo problema yan. Required na meron po kayong tawag nito, immediate family na magpo-provide sa inyo ng affidavit of support. Kapag wala po yan, medyo tagilid po tayo. Okay? Ang tawag ko dyan, risky. Okay, may chance na maaari kang makalusot sa Philippine immigration officers natin, pero may chance din na maaari kang ma-offload. Okay, and sabi po ni... Saan na tayo? John Paolo Manabang Ang. Hello, John Paolo. Kumusta na? Kumusta naman ang mga kababayan natin dyan sa Riyadh? Sabi niya, sir, mas madali ba mag-apply ng visit visa dyan pag nandito sa Saudi? At may minimum pocket money ba na dapat i-declare at mag-apply dyan ng visit visa? The answer sa unang tanong mo is yes, of course. Kasi guys, ganito yun, no? This is actually a privilege to all Filipinos na wala sa Philippines. Sorry, ha? Because if you are outside Philippines, if you wanted to go to travel to any country, it's very easy. Okay, maliban of course, if required yung mga tawag nito, yung mga visa like US, kailangan ng US visa, ng Canada visa, ng Schengen visa, ng ano pa ba, Australian visa, except sa mga countries na yon. Pero kasi may mga countries where visa is not a requirement sa atin, napakadali sa atin mag-travel. Pero dito sa Dubai, ganun din, since guys, madali naman mag-apply dito ng visa. Actually guys, anyone can actually apply your visa. Wala pong problema yan. But ang issue natin lang, if you are from the Philippines, yun yung malaking problema. It's because nire-require po ng Philippine immigration officers natin. Now we have an immediate family na mag-provide sa atin ng affidavit of support. Kaya guys, in anything that you need guys, that if you wanted to bring your family members po dito sa Dubai or sa UAE, just look for MPK Tourism Facebook page, send us message there, and our staff is just on standby to give you guys a reply. Or you can PM me anytime guys, wala pong problema. Okay, and sabi niya kanina kung kailangan pa ng pera na i-declare, if you're from Saudi, no need. Ang kailangan mo lang i-prepare is, like na I mentioned, is of course your visa and your ticket. Okay, ganito yun guys. FYI or a tip sa lahat, if you are from other country, and you are not a resident dyan. For example, like si Paolo, si John Paolo Ong. Kunyari, if you are working in Saudi Arabia with valid residency pa, ang ticket lang na kailangan mo is of course, Saudi to Dubai and going back to Saudi. But for example, end of contract ka na doon, dapat your ticket should be Saudi to Dubai to Philippines. Okay, kasi po, hindi po pwede na yung ticket mo is hanggang dito lang. Okay, kasi kailangan mong, kasi your visa, let's say you got a 30 days visa. So after 30 days, saan ka pupunta? So immigration officers will look for your ticket going home to your country. Kaya requirement po yun. Okay, and saan muna tayo nasa mga baba kanina? Kuya, magkano na po ang exit sa Armenia? Nasagot na natin kanina, no? And ito naman si Anisem. Sir Juni, ask ko lang po, after Ramadan po, ilang araw ba ang pinakamatagal na bakasyon ng mga employer? Guys, that's employer. They can have their own time of their life. I cannot tell you kung gaano sila katagal. Okay? Pero kung listen, mga higher positions lang, kung mga parang they are still employees with higher position lang, normally kasi binibigyan sila ng 1 month or 2 months. Pero normally 1 month. Pero if that's the big boss, he can go and have the best vacation of his life. Kaya yon. Alright, and sabi po ni Nathaniel Mercurio, Sir Juni, anong agency? Nasagot ko na yan. Juni, good morning. Kindly greet my friend in Japan and Philippines. I'm here in Karama, Dubai. Thanks much by Raven, sabi ni Rich de los Pobres.
Ayan, sa lahat pa ng mga taga-Karama. Kumusta kayong lahat dyan? Ano bang favorite place na napuntahan sa Karama? Oh, I think guys, soon we're going to visit Bulwagan. Okay, Bulwagan restaurant. And also we're going to visit Tagpuan restaurant dyan. So, if we feature natin yung mga Filipino restaurants. Very, very soon na yan. That's me with my hashtag Pinoy Social Media Vloggers members. Okay, and sabi po ni John Gabriel, Kuya Juni, bumalik na yan. Hello, Kuya Juni, sabi ni Chichay, and good morning, Juni, keep up the good work from Raven Nicole Angeles. And sabi naman ni Ate Eva, actor buhay sa Dubai. Okay, so basahin na natin mga nasa taas. Ayan, John Paulo, sabi niya, isa pa pong tanong question. Pag nandyan na po ba sa Dubai, allowed na po ba ako mag-travel, halimbawa sa Abu Dhabi? Yes, guys. Ito, guys, no, FYI po sa lahat po ng mga kababayan natin. Ang dami pong nalilito. United Arab Emirates is the country. Okay? And it comes with 7 Emirates. Yung Dubai, I wish tama ako, ha? Please help me. Do not. Of course, Dubai, Abu Dhabi, Al Ain. No? Why? Al Ain is not part of UAE? Okay, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Al Ain, Ras Al Khaimah, Ajman, Fujairah, and Al Ain. No, Oman is a different country. Tama ba ako, guys? Okay, so ibig sabihin po, if you are just still inside the country, traveling within these different Emirates ng UAE, wala pong problema. You can travel around. Oh, kasi that's one of my dream dati na magkaroon ako ng vlog that I'm going to travel yung 7 states, 7 Emirates of UAE in just one day. And, oh my God! What? Mr. Rani Rimondo is watching. Omal Queen. Omal Queen. Ang Ali Abu Dhabi. Oh! So that's correct. Hey, Mr. Rani Rimondo is watching us, guys. Nakakatuwa naman. Kumusta na, sir? Alam nyo bang kalat na po ang inyong video dito of your interview po from Pinoy After Hours. Kaya yon. Okay, so let's continue. Hello kay Eva Jo. Sabi niya, Omal Queen nga. Alright, thank you so much guys for the correction. Alright, pinaparating po ni Mr. Rani Rimondo, of course, na I miss you all. Ayan, si Mr. Rani Rimondo has been visiting po guys ang Dubai, okay? If you guys remember, meron pa siyang ginawang kanta para sa ating lahat. Yung My Dubai na madalas kong piniplay dati sa mga live streaming videos ko. Kaya yon. Thank you so much, Sir Rani. And ayun, hope to see you soon. And good luck sa mga businesses, yung mga business plans dyan. Okay? And sabi po ni... Ayun, sabi nga ni Clarice, sabi niya, Al Ain is part ng Abu Dhabi. Promise, hindi ko talaga alam na Al Ain is just part of Abu Dhabi. Kasi it's very known, di ba? Parang, I thought Al Ain is talagang separate Emirates siya. So, thank you so much. Thank you for this live streaming na meron tayong lahat. Okay? So, guys, another clarification po, no? This is a common question actually sa akin. Na, kuya, may visa is Sharjah visa. So, ibig sabihin ba niyan na sa Sharjah Airport lang ako pwedeng lumabas? Or sa Sharjah lang ako pwedeng tumira? The answer, guys, is no. Okay? Kahit Sharjah visa yan or Dubai visa, pwede po kayong lumabas o dumaan in any airport po dito sa UAE. Wala pong problema yan. And you can leave any Emirates din dito sa UAE. Wala pong problema. And happy Eid to all Muslim brothers. Pahabol, sabi po ni Mr. Rani Rimondo. Paturo kaya ako ng kanta. Okay, anyway. Hello guys, sabi naman ni Sir Kado Aaron, sabi ni Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, Ajman, and Omal Queen. Thank you so much guys sa inyong napaka-agarang sagot, okay, sa ating topic na pinag-uusapan kanina, ang 7 Emirates of United Arab Emirates. 7 Emirates, tama, di ba? Okay, sabi ni Marvin Mace Grinio, I love UAE. Ako guys, I've been here for 8 years and I feel like, I don't know what, parang feeling ko buhay ko na talaga ang nasa Dubai. I'm so sorry, of course. Time will come, I'll be settling down in the Philippines. And hindi ko matatanggal yan. I'm a Filipino. And definitely, I love Philippines more. Kumpara sa ibang bansa.
It's just that siguro ito yung sakit natin mga OFW, no? I think the reason why most of OFWs na ay natumba, muntik na matumba, buti na lang nasa luko. Okay, allow and go. So I think most, this is one of the reason why most of OFWs na hindi kumbaga nagtatagal sila sa abroad is because makasanayan mo eh yung inyong environment, yung lifestyle, yung buhay sa abroad. So yun yung I guess common reasons, no, why most OFWs, lalo na maganda naman ang kinikita, kaya madalas sa kanila eh inaabot sila ng ilang dekada sa abroad, or simply because wala pa silang nakikitang hope na uuwi sila sa Pilipinas para mag-settle down, para mag ano tawag nito, para mag for good. So whatever man yung reason, well, sana eh lahat tayong lahat mga OFW, time will come that all of us will go home, guys, at tayo naman yung magiging employer. Sabi ni Lina, alam nyo ba nasa hula yon? Okay, sabi po ni Alvin Pancito, ayan, my good friend, I don't know if you're still in the Philippines, sabi niya, hi, idol. Okay, akala ko anong message mo. Ayan, enjoy your vacation in the Philippines, Alvin. See you soon and good luck sa upcoming concert mo. Bakit ayaw mo isama si Mr. Rami Raimundo? Okay, sabi ni Tess Apilan, shoutout naman po, KKB family! Sa lahat po ng mga kabayan, kapit, bisig members. Ayan, kanina si Ate Eva has been commenting us na. Kaya guys, sa lahat po ng mga KKB members, I'm here guys, working at MPK Tourism. Ayan, lahat po ng mga bakasyon nyo, let me know po, and then I'll give you the lowest rate para po sa mga bakasyon nyo, ha? Okay, sabi po ni John Paulo Manabat, ang salamat, inshallah, makapunta ako dyan sa UAE. Sure, John Paulo, and hope to see you, ha? Si John Paulo, guys, is very known as parang spider, Pinoy spider sa Riyadh, something ganon. Kasi ang trabaho niya is naglilinis sila ng mga building. So, nakakatakot yung ganon. Pero, yan, he's also doing some vlogs. Kaya yon, check out nyo yung mga pinagagawa niya. Okay, and nasa na tayo? So, Johnny, do you process husband visa? If yes, how much po? Complete document na po kami. Thank you. Hi Cheryl, if you are here in UAE or in Dubai, just visit our office. And my boss, Madam Malu Prado, has connections, okay? May isa pa po kami company na document clearings, and also just visit us. Mga isa just afternoon, most of the time kasi yung amo ko nandito ng 2 or 4 o'clock in the afternoon para po matulungan namin kayo sa mga ganyang klase mga visas na meron kayo, okay? And nasa na tayo? Okay, sabi po ni Clarice Salvador, hi Sir Johnny, plan ko kasi ng dad ko na bumalik ng Kuwait for work. Agency po kasi siya before at gusto niya bumalik as tourist visa sa Kuwait to get direct employer. But before that, mag-Dubai muna siya as visit. Risky po ba yun? Okay, ganito yun guys. Ganito lang po ang rule ng pagpupunta rito sa Dubai. So, let's go back to our title na ano bang title natin ngayon? Now, we're actually talking about visit visa sa Dubai. Okay, number one, yung pag-visit visa kasi guys, is ito yung ano natin, ano, dapat ito guys, yung parang FYI sa lahat. Ang visa po talaga na ginagamit lang talaga is tourist visa. Okay? Wala po talagang literal na tinatawag na visit visa. Ang visa lang po na ginagamit talaga papunta sa Dubai or sa UAE is tourist visa. Nagiging visit visa lang siya. Okay, explain ko ulit. Tourist visa, it's because your profile should be qualified as a tourist para ka makapunta dito. And if you are qualified, hindi mo kailangan ng sponsors para pumunta sa Dubai. Okay, malinaw yan guys, ha? I have some office mates in the Philippines before that went here in UAE for a tour. At wala silang affidavit of support. Hindi nila kailangan ng immediate family. Okay, when you say po qualification of a tourist, of course, kailangan meron kang magandang trabaho sa Pilipinas, or you travel to other country na, or paano ba to? Professional ka, yung mga tipong ganun. So these are some of the qualifications for a tourist visa, or for a tourist traveling to UAE. So kung alam mo naman na professional ka sa Pilipinas, you're a doctor, or engineer, or manager, or working sa big company, malaki po yung chance mo talaga that you can come here without any immediate family.
Okay? Paulit-ulit ka pong sinasabi yan, guys. Kaya, kasi kadalasan tanong sa akin, kuya, gusto ko pumunta dyan, ba't wala akong friend? Okay, pero ano bang profile mo sa Philippines? If you are professional naman and traveler ka, especially guys, yung mga travelers na, yung nakapunta na ng Hong Kong, Japan, Bangkok, Malaysia, yung mga tipong gano'n, at least one or two travel, eh medyo po pwede po kayo pumunta dito without immediate family. Okay, pero paano siya nagiging visit visa? Kaya siya tinawag na visit visa is, it's because you are still gonna use the tourist visa, pero the Philippine Immigration Officer will not going to check your profile, yung qualification mo as a tourist. It's because you're going to visit a relative. Kaya siya tinawag na visit visa. So it means there is a family member na nasa UAE na, na magpo-provide sa inyo ng affidavit of support. Ang ibig sabihin po ng affidavit of support is, ito po ang parang, it's a promissory note from your relative na naka UAE residence visa, na he will be the one to take care of you while you are on your vacation. Siya magpo-provide na matitirhan mo, ng pagkain mo, ng lahat. Okay? Yun lang po yung difference nun. Kaya kunyari, if your mother provided you a visa with affidavit of support, eh kuya, wala akong trabaho, wala na po kayong dapat ikaalala doon. Okay? Kasi hindi mo kailangan patunayin sa Philippine Immigration Officer that you can afford to travel. It's because your mom provided you everything. So yun po yung explanation nun. Kaya sana guys, maliwanag po sa ating lahat yan. Yun nga lang guys, when it comes to affidavit of support po kasi talaga, if it's your immediate family, eh sigurado po yan. Wala pong magiging issue sa inyong pagtuturist visa or pagbibisit visa, I mean, dito sa UAE. Yun nga lang, kapag medyo first cousin palayo, ayun, so depende po yun guys sa qualification ng Philippine consulate natin. Kung until, ay alam ko kasi hanggang sa fourth degree. Okay, pero kailangan po you have the proof of relationship na magpapatunay na talaga magkamag-anak kayo. So, anong makakatulong doon? Of course, your birth certificates. I-connect nyo siya. Paano nyo siya napag-connect? Kasi hindi lang ibig sabihin na magkapareho kayo ng apelyedo is okay na. Okay? Kasi maring magka-apelyedo nga kayo, pero nag-connect lang kayo sa lolo side nyo pa na pinsan ng ganito, no? But you have the same last name, useless pa rin po yan. Okay, sabi ni Sir Kado Aaron, paano po pag ang salary ng immediate family sa UAE is 3,400? Kapos naman ang 100. Is he allowed to apply for affidavit of support? For example, I wanted my wife to visit me here in UAE, but since Philippine Embassy required 3,500 salary for affidavit of support, any advice? Hi, sayang naman. Isang daan na lang talaga. Okay, ako nang pipirma. I'll talk to Consul General Paul Raymond Cortez. Joke. Ano, kausapin ko na lang sila, puntahan ko sila. Hindi, that's actually part of the requirement. So, okay, ang requirement guys sa pagkuha ng affidavit of support is of course your passport. Passport copy din ng kamag-anak mo na magta-travel papunta dito. And ito nga, yung birth certificates nyo or any proof of relationships nyo. So, highly, most of the time ang hinahanap talaga yan, birth certificate. And the salary should be 3,500. Unfortunately, guys, ha, sa dyan sa Philippine Consulate, they don't accept yung ang position sa kanilang mga visas are servants. Sorry. Pero bakit ganun, ano? I think, I don't know if our Philippine government is watching us right now. I hope one of them can, baka ma-cascade nila yung message ko today. Hindi ba nila alam na sometimes, guys, servants ay mas marami pa pong perang naiipon kaysa sa mga hindi. Aminin natin, yun yung totoo. So sana wag nilang masyadong i-degrade yung servants ang position. Because most of them, eh wala po silang extra expenses dito sa abroad eh. Libre ang bahay, pagkain, lahat-lahat, pati loob. May damit pa. So yung sahod nila is malinis. So sana no, they will consider na sana i-okay nila yung mga servant ang position. It's because you know what? Or sana depende sa salary. Yes, servant, pero malaki naman ang salary because ako dito po kasi, may mga client ako dito, I have some friends as well, na they are servants, pero yung salary nila is more than 4,000. Minsan nga, mas malaki pa sahod nila sa akin eh. Kaya gusto ko na silang saktan. Magsiservant na lang ako. So,
Sana guys malinaw yun, sana po makatulong tayo, no? Sana mapansin to ng gobyerno natin or ng Philippine Consulate natin about yung hindi pagtanggap ng mga ang position sa visa is servant na mag-apply for an affidavit of support. Kasi marami sa atin na yung kumbaga mabait yung amo nila, mayaman yung amo nila, and they can afford to give you 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 salary. Diba? Sana makarating sa kanila. Magkano show money pag tourist? Sabi ni Jay Sin. Actually guys, wala akong personal idea kung magkano talaga ang show money na hinihingi for a tourist visa. Pero at least bring something na enough. Siguro depende yan sa number of days ng stay mo sa abroad. Yun. Okay, sabi ni Clarice Salvador, so true, 3,500 nga ang salary pero bayad sa dewa, internet, rent, food, transpo. 500 lang natitira. Plus, gastos mo pa sa girlfriend mo, sa boyfriend mo. Tapos, mang Starbucks mo pa for Facebook post. Ayun. So, walang natitira. Actually, yun yung malangkot na katotohanan, ano? Although, I'm not saying all. Na ako din naman kasi I have some servants na mga friends din talaga na ang sahod talaga nila medyo mababa. Pero I'm not saying all din talaga. Okay? Yun nga lang sana, i-consider lang nila na sana itong mga servants with qualified salary naman, sana i-approve nila. Diba? Okay, paano po ang salary immediate? Ano, nabasa na natin to. Who else? Kung magtutour lang po papunta dyan sa Dubai. Ayun, Jason, I don't know kung napanood mo yung unang part ng video natin. Na yun nga, if you are qualified naman for a tourist, ayun, alam ko, saan naman panood mo, or try to rewatch it later para maabutan mo. And sabi ni Clarice, if from Dubai to Kuwait po, wala naman pong restriction. Okay, ganito yon. Filipinos traveling to Kuwait, kailangan po ng visa doon. So, kailangan parang sa Dubai, kailangan mo mag-apply ng visa sa Dubai para makapunta ka sa Dubai. So, if you wanted to go to Kuwait, kailangan mo rin mag-apply ng visa para makapunta ka sa Kuwait. Yung countries lang na free visa tayo is Maldives, nang alam ko ha, na malapit ito. Maldives, we have Oman, we have Iran. Yan, wag lang sa Kish Island. Kung naka-residence visa po kayo, pwede kayo pumunta doon. Pero if not, please, don't go there. Okay? I think wala na rin naman yantang access. And then, of course, Armenia. Yun. Okay, and... Okay, sabi ni John Paulo kanina, if ako mag-apply po ba ng visit visa dyan, gaya ng work ko now, pwede po ba ako makapunta dyan kahit wala ako sponsor? Pasensya na, daming tanong, just want to know lang po. Yes guys, since naka-employment visa ka naman dyan, anyone can actually come here as a tourist. Basta not from the Philippines ha. We're talking here kasi nga si John Paulo is from Saudi Arabia, from Riyadh. So po pwede siya. Okay, so guys, tuloy natin tungkol dun sa visa, no? Since we're talking here guys about visit visa sa Dubai. Kaya guys, ito guys, perfect na po itong time na yon na ito. It's because tapos na po ang Ramadan. Kaya Eid Mubarak sa lahat ng mga kababayan natin, mga Muslim, mga brothers and sisters natin and friends. Ayan, so nag-enjoy na po sila. Tapos na po ang holiday. Kaya kadalasan po ng mga kababayan natin, mga Pilipino from the Philippines, ito yung time na pumupunta sila dito. So this is the reason why guys, I have this topic today para po makatulong sa inyong lahat. So, let's start with the qualifications. Okay. Although nabanggit na natin, parang review na lang. Number one guys, yun nga po, if you have our relatives dito, immediate family, ito yung highly recommended ko. Ito yung mga hindi risky na relationships. If your immediate family, asawa, nanay, tatay, anak, kapatid, until pinsang buo, bayaw, at tito, pag sinabi mong tito, kapatid dapat ng parents mo. Pag sinabi mong pamangkin, dapat anak dapat ng kapatid mo. Okay? Pag sinabi mong pinsan, kailangan pinsang buo lang. Okay? Maliwanag yan. So, kapag ganun po yung relationship mo dito sa mag-i-sponsor sa inyo sa Dubai, kahit guys, magkaiba ang apelyido nyo, kasi di ba, lalo na pag babae nag-aasawa, yun yung mga tanong sa akin, kuya, kaso magkaiba na kami ng apelyido kasi nag-asawa ako. Well, pinsan mo pa rin siyang buo, hindi pa rin magbabago yon. Okay, wala pa rin magbabago yun. Kailangan mo lang mag-provide ng proof of relationship using the birth certificates na meron kayo. I-connect nyo. Kayo magpinsan plus yung parents nyo na magkapatid. Paso. Okay, yun lang po yung kailangan natin. So, kapag pasok na po doon,
wala na po kayong dapat ikabahala, you can come here as a visit visa sa Dubai. Okay, what are the requirements that you need to prepare? So guys, ito maliwanag to that dapat guys ha, for our... Hello kay Mazo, Andaya Benito. Hi, Miss Mazo, good morning. Pa ba? And hope to see you soon. Yan ang aking supervisor before Summer's Global Service Center. Ang requirements guys for travelers is kailangan nyo po mag-prepare ng inyong colored passport. Make sure guys that your passport is more than 6 months in validity. The reason, kapag less than 6 months na lang po yan, hindi kayo papapaalisin ng ating immigration officers. Not allowed. Okay? Okay. Dapat malinaw yon. Kaya nga, if you have plan of traveling abroad, check the expiration of your passport. Kapag alam mong kulang na yung expiration date niyan, eh kailangan nyo na pong i-renew. Ang renewal po ng passport, hindi kailangan na expired bago mo i-renew. Okay? Especially if you're planning to travel abroad. And second is, kailangan po natin yung proof of relationship nyo doon sa sponsors nyo. Okay? So yun nga sinasabi kong birth certificates. Pero guys, when it comes to visa, ayun, ito po yung rules kanina ko pa binabanggit. If you are female, 30 years old and below, or 60 years old and above, ayun, we recommend po guys to get or avail po ang leisure visa, special leisure visa from MPQ Tourism, from Dubai po yan na visa, para po mas mabilis. Okay? Kasi kaya yan ng 2 days, approve na kagad yan. And for male naman, 18 years old and below, ano na, ulitin natin, female na 30 years old and below and 60 years old and above, ang requirement po natin ay your color passport na more than 6 months in validity pa, and photo with white background. Okay, importante yun. And of course, kailangan po meron talaga kayong immediate family dito sa UAE na naka-residence visa. At also, i-re-require din po ang inyong birth certificates or any proof of relationships din. So guys, tandaan nyo po yun guys ha. Yung Sharjah visa guys na binabanggit ko kanina pa, kailangan po talaga meron kayong guarantor. If you are 30 years old and below na female, and 60 years old and above na female, kailangan po kayo merong immediate family talaga. As in, immediate lang. Hindi pwede pinsan. Nanay, tatay, asawa, anak. Ganun lang talaga po pwede. Okay. And, yung mga female naman na 31 and above, but less than 60 years old, ang kailangan nyo lang po, because we can apply you for a Sharjah visa lang, kailangan nyo lang is of course, your colored passport with and photo with white background. And of course, in your proof of relationship, kasi required lang yan. Doon sa sponsor mo. Okay. Magulo ba ako? So, yun ko naguluhan ako sa sinabi ko. Anyway, sa mga lalaki naman po, ito yung guys yung rules natin sa pag-a-apply ng visa dito sa Dubai. If you are 18 years old and below, and 60 years old and above, ayun, kung gusto nyo po ng 90 days visa, we suggest guys to get the leisure visa. Hello po. If not, we highly recommend na mag 1 month visa na talaga kayo. Okay, pero kung kunyari, if you are 19 years old and above naman and below 60 years old, ang kailangan nyo lang for visa application is your passport with 6 months, more than 6 months in validity pa, and photo with white background. Okay. So, sabi po ni RV Mercado, sir, tanong ko po if makapagtrabaho ako sa Dubai, pwede ko ba i-visit visa ang wife ko? Or kailangan pa ng mataas na salary? Thanks po. So guys, kanina po, we keep on mentioning that the requirement po para ma-qualify kayo to apply for an affidavit of support para po sa inyong mga kapamilya sa Pilipinas na pupunta ng Dubai, kailangan po 3,500 dirhams. Basta sa lahat po ng mga interesado, let me know guys, send me PM you guys para po masagot nyo kayo ano yung mga options na pwede nyo pong magawa. Sabi naman ni Janaline Salem de Los Santos Ganal, ay Sir Johnny, watching here, na-receive ko na po response nyo sa email ko. Thanks! Ayan, ayun. So, thank you. Then, na-receive mo na. Saan pa tayo? Hi, Kuya Johnny. Sabi ni Raymar Matilos. Cassandra is watching us. Okay, so, since we're talking here about visit visa, no? So, I think the last message na lang na ibibigay ko sa inyo is, if everything guys is ready, ang requirement kasi na kailangan mo is of course your ticket. Okay, that should be two-way guys. Two-way ticket, okay? And your visa of course.
original. Pero guys, may mga cases where e-visa is okay. And then, of course, your affidavit of support. So my last tip to everyone, bago po kayo mag-flight, make sure po that you have the NSO original copy ng inyong mga birth certificates, yung proof of relationships nyo. Kailangan dala mo lahat yun as a traveler. Importante po yun, okay? Because I have some what is this, followers na na-upload sila, it's because kumbaga nag-doubt ang immigration officers of the documents na dala niya na magpapatunay na talagang magkamag-anak sila nung sponsor niya dito. So, na-upload siya. So, ang ginawa, kumuha ng original NSO copy, then nag-schedule ulit ng flight, ayun, nakalusot naman. Okay, so sabi po ni... Tapos na. Alright, so I think guys, sana po nakatulong po sa inyo guys ang ating topic this morning. And before I say goodbye again, kukuha ulit tayo ng ating inspirational message for today from Christian Broadcasting Network. Again, hello, of course, kay Brother Peter Kairos, the President of Christian Broadcasting Network. And ang kilalang kilala po sa 700 Club Asia. Okay. And I think, ang swerte na itong message na yan, lagi ko nakukuha yan. Hanap tayo ng iba. O, nakuha ko na rin yan. Okay. And our inspirational message for today, Jesus will never fail you and always has the best for you. So, alam mo guys, napakaganda ng message na to is because, di ba minsan we plan things. And we tried all the best that we can do para matupad yung mga plano natin. But unfortunately, parang nandun na lahat sa'yo pero hindi siya natutuloy. Okay? Na pinipilit mo, hindi pa rin siya natutuloy. It's because God has a better plan for you. Kaya minsan, we have to learn guys to listen to God's message to us. Okay? So, yun lang guys and have a nice Wednesday to everyone. Ayan, magandang hapon po sa inyong laan. Magandang hapon na ba? Morning pa rin. So guys, pahabol ko lang po. Please guys, do watch out our upcoming online show. Ito po yung Friday Treat. This is like a weekly video collaboration ng mga Filipino vloggers dito sa UAE. Abangan nyo po yan. It's a mix of different vloggers type. Meron tayong beauty vlogs. Meron tayong fantasy vlog. Meron tayong DIY, parenting. OFW, magpe-feature ako ng isang OFW story. We have ano yung patok dito sa UAE. And all. Okay, mga kalokohan ng mga UAE vloggers. Kaya abangan nyo po yan. Alright? And also, what's up for us guys, on Friday, nandyan po kami sa Share Tea Burjuman Brunch, along with some members ng hashtag Pinoy Social Media. And I will be with Lance ng Dublog sa Abu Dhabi on Friday also for Silver Bucket Plus. Ayan. Hello, there is possible kayo na i-move natin 4 PM onwards ang dinner. So nag-request sa kakameses lang po ng owner ng Silver Bucket Plus na instead of 2 PM ang schedule namin doon, it will be 4 PM. So if Lance is watching, na-move yung time natin for our food vlog. And ano pa ba? Ano pa ba mga upcoming show? And grand opening ng New Comedy Factory sa Sun and Sun Hotel dyan po sa Auriga. Abangan nyo po, nandyan din po kami. And yun lang. At abangan nyo pa po ang iba pang mga travel update na gagawin ko dito sa Epic Tourism. Bye guys! Have a nice day to everyone. God bless!